hinanap mo buong mundo sa angas mong nag-aapoy. Dugong nananalaytay kayong manggilahing Pinoy. Ang presko mo, ang yabang mo, pero super astig mo. Francis, Leo, Marcos, labuyo ka ba ang anghang mo? Ay... Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my channel. At eto na po ang isang malaking kasoplakan na naman sa mga pinapakalat na fake news ng mga kakampi ni Inday Marie. At sinasabi nila prank lang daw yung pagkakahuli dito kay Inday Marie. Ay naku, prank lang pala. Bigla naman ako nalungkot nun. Kala ko pa naman totoong siyang makukulong. So sinungaling pala tong Bulacan Public Information Office kung ganun. Di ba po? Kasi alam niyo po, lumabas po dito ang isang litrato ng isang babae na ayan, nakatakipang mukha. At nako, ayan o, oh, parang kilala niyo yung sando na yan, di ba? So, eh, di po alam kung ano to ah, kung totoo to o hindi. Kasi Bulacan Public Information Office po ang nag-post. Tapos mga nakatag, mga kalumpit police station, nakatag din po ang ano, ayan o, PNP Region 3 Director, Police Brigadier General Valeriano T. De Leon. Ayan, yan po ang mga nakatag. So, naku eh, katulad niya no, Pulilan MPS. O, Pulilan Municipal o kung ano man yan, Police Station, parang ganyan. O, tapos yung police ng ano, City of San Jose del Monte, Bulacan, Hagonoy. Ayan, PCRB Bulacan PPO, Kapulisan ng Hagonoy Bulacan, Hagonoy MPS, Pio Campolibas, yan Bulacan, yan Norsagaray. O yan, Bulacan PMFC. Naku, ang daming nakatag na puro mga ano, mga taga gobyerno o nagtatrabaho sa kapulisan. Yan, nakalagay po dito Camp General Alejo E. Santos City, City of Malolos. Yan, doon po sa ano, Camp Alejo Santos. So, maaaring doon siguro siya nakakulong sa Camp Alejo Santos na yon. Ngayon po, nakalagay dito, Bulacan cops arrested 6 fugitives and 9 other law offenders. Yan, yan po yung ano yan, ha? Yan po yung title. So, kontrahin nyo ngayon to. Kontrahin nyo ngayon ng Bulacan PIO. Diba? Kontrahin nyo. Sabihin nyo ngayon na ito ay mali. O, diba? O, nakalagay dito, Camp General Alejo E. Santos City of Malolo, 6 wanted persons and 9 other law violators were nabbed by Bulacan Police on February 5, 2021 and early morning today. Naku. Yan. In a report to Police Colonel Lawrence B. Cahipe, Provincial Director of Bulacan Police Provincial Office, 6 wanted persons were arrested in a different manhunt operations conducted by the tracker teams of First Yan, Provincial Mobile Force Company, Bulacan MPS, Criminal CIDG, and Joint Operatives of San Jose del Monte. Nako, yan, mahaba, marami po eh. So, dito na lang po tayo pumunta. Eto eh, meron ditong nakalagay, number 6, ayan o, number 6 na, ano, na huli, o na dampot. Yan. Ayan o, ay, hindi pala kita. Teka. Okay, yan o. Marie Cris Rojas, a resident of Barangay Gaya-Gaya, yan, City of San Jose del Monte, was arrested for bigamy, estapa, and falsification of public documents. All the arrested suspects are detained at the custodial facility of the arresting units for proper disposition. So, o yun, nandun pa rin sa, ano, sa San Jose del Monte. Yan. So, eto ba, ano, baka kapangalan nga lang, ano, kapangalan lang kaya to ni ano ni Marie Cris Tepase Rojas, 'di ba, ni Inday Camote. Kapangalan lang kaya to. Tapos yung picture dito baka kamukha lang. Ayun oh. Kontrahin niyo na 'yan. Nako, kontrahin niyo na 'yan. Baka kamukha nga lang naman. Ay oo. Baka kamukha lang naman ni Inday Camote to, 'di ba? So 'yan eh, happy birthday na lang at talagang ano, napakatindi ng naging birthday nitong si Inday Camote. Dahil kahit nga papano eh nabigyan ng ano, matagal, 'di ba? Matagal na 'tong mga kasong 'to eh, kahit papaano eh nahuli siya at naipakita talaga ng kanang ano ng mga ating kapulisan na hindi natutulog ang batas at talagang 'yan eh gagawin nila ang kanilang trabaho sa abot ng kanilang makakaya dahil nga po etong taong ito ay talagang nagtatago, 'di ba? So sabi niya, wala na siyang ano, wala na siyang kaso, 'di ba? Sabi ni Inday Marie, "Bat ganoon?" Nahuli. So, kontrahin ngayon, 'di ba? Kontrahin ito ngayon ng grupo nitong si Inday Camote dahil Bulacan Police Provincial Office na po
ang nagbigay ng ano na to ng impormasyon na ito galing po yan sa Bulacan PIO. Yan po ay sa Malolos po. Sa Malolos po nakabase. Kaya po, nako, isang napakalaking sampal ng katotohanan ito sa mga sumusuporta kay Inday Marina. Prank lang daw at isang ano, kumbaga eh, parang inaano nila na hindi totoo. So, ibig sabihin, kontrahin nyo ngayon yung sinasabi ng Bulacan Public Information Office. Diba? Yan, sabihin nyo na. O, ipagkalat nyo na mali ang ano, ang balita na ito ng ano, ng nitong grupo ng ano Bulacan Public Information Office. So yun, saludo talaga tayo. Yan, yan talaga ang katotohanan niyan. Talagang dapat nating palakpakan ang ating mga kapulisan para sa kanilang very very good job, well done, 'di ba? Sa ginawa nilang pagtampot dito kay Inday Camote na matagal nang nagtatago. Actually, katulad niyan, 'di ba? Meron na siyang ano, tatlong kaso na sinerve sa kanya. So, marami pong nagsasabi sa akin na marami pa daw pong kasunod dyan. Sana, di ba? Sana talagang marami pang kasunod dyan. At sana, wag lang mapiansahan. Sana mapiansahan siya sa lalong madaling panahon. Kasi, para hindi na siya abutan ng mga darating pa sa kanyang mga kaso. Kasi nga po, katulad nyan, sabi ni Kuya Ninyo, meron daw pong paparating pa ng mga ibang kaso. Galing po sa very ano kumbaga credible source. Marami pa daw pong parating at syempre wala pa po dyan yung mga kinasuhan niya ng cyber libel ng mga taga Rectang Connect. Yung nagpunta doon sa Rectang Connect, kinasuhan po niya yon ng cyber libel pero binasura. Bakit? Kasi nga kitang-kita naman dito kung sino ang masama at kung sino ang mabuti. Kaya yan talaga na ako. Talagang napakagaling ng ating mga kapulisan, 'di ba? Talagang ano 'to, isang malaking milestone sa FLM family na talagang nahuli si Inday Camote at sa kanyang pang mismong birthday. Sobrang pahiya po talaga yung mga sumusuporta dito, 'di ba? Sinasabi nila prank, 'di ba? Sabi nila eh hindi daw totoo. So ngayon kontrahin na lang nila 'to, 'di ba? Kontrahin niyo na lang ang sinabi ng nitong ano Bulacan Public Information Office at pumunta po kayo doon sa San Jose del Monte, i-check nyo kung meron talagang nakakulong na Marie Cris Rojas kung ayaw nyo pong maniwala. Kasi hindi naman po yan isisikreto ng ano ng nitong public nitong ano City of San Jose del Monte, hindi naman nila ito kumbaga isisikreto. Yan. So yun, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa akin dito. Alam ko po, karamihan po sa inyo ay mga nagsasaya ngayon dahil nga syempre nahuli si Inday Marie, pero hindi pa po diyan nagtatapos ang laban. Kailangan talaga diyan ay makulong at talagang ano yan, madinig na, mapakinggan na kasi po katulad nito, siya po ay nadampot na. 'Di ba? Nadampot na. Kung hindi siya makakapagpiansa, may hearing na yan. Diba? Memoron ng mga hearing yan. Yan na, dyan nasasakit ang ulo ni Inday Camote. Dahil tatlong kaso po ang sinerve sa kanya. At maaari na mahirapan siya sa pagpunta-punta sa mga hearing ng kung saan-saan man yan. Kung saan mang mga RTC hearingin yan. Tapos syempre, katulad nga yan, bigami. Tingin ba niya ay mananalo siya dyan sa kaso na yan? Lalo na kung matitibay ang mga ebidensya laban sa kanya dito sa estapa at falsification of public documents. So yung binibintang nila kay FLM, here na, heto na. Andyan na ngayon sa'yo ngayon. Yan, nandyan na sa'yo ngayon, Inday Camote. Lahat ng binibintang mo kay FLM, lahat ng ginawa mong kasamaan kay FLM, bumabalik na sa'yo. Yung sinasabi mong si FLM ay ano, yung gumagawa ng ibang pangalan o ganyan, pero ikaw pala yung mayroong kasong falsification of public documents. Yung sinasabi mong sa FLM ay scammer, ikaw pala ang scammer dahil ikaw ay may kasong estapa. At yung sinasabi mong kung ano-ano kay FLM tungkol sa kanyang pansariling buhay, personal na buhay, ikaw pala ang may kasong bigamy. Nakakahiya po yan, yung kaso na yan. Para sa isang babae. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Wala na tayong magagawa dyan, nandyan na yan. So tanggapin nyo na lang ang katotohanan na nakulong si Inday Marie sa mismong birthday niya. Yun. Yun ang katotohanan niyan. Tanggapin nyo para maging maluwag sa inyong dibdib. Yan. Maraming salamat po. God bless us all. Congratulations, FLM Family Worldwide. Ito na yun, di ba? Yes. Sabi ni Mac Pablo, in life, if you are intelligent, you are admired. If you are wealthy, you are envied. If you are powerful, you are feared. But if you are blessed with wisdom and a good heart, you are remembered.
payakap nga. What's up mga tropa peeps?